Hi guys! Welcome back to Smart Hacks! Narito ngayon ako sa aming garden. Ang nasa likuran ko ngayon ay ang aming greenhouse. Nagsisimula kami ngayon magtanim ng lettuce. Pero bago yan guys, ay nais kong pasalamatan yung mga tanong na tinayip niyo dyan sa chat box. Ito yung mga katanungan na ating susolusyonan ngayon. Ano yung mga nagiging problema ng ating toilet? So ito yung mga katanungan guys na aking nabasa sa inyong chat box. So ayaw mag-flush ng ating toilet. Ayaw magkaganan ng tubig sa water tank. Tuloy-tuloy ang tubig sa toilet bowl. Umaapaw yung tubig, ayaw mag-stop ng fill valve. So nagkakarga ang fill valve pero ayaw mag-flush. Ayaw lumubog ng tubig sa toilet bowl. So ilan lamang yan sa mga question. Pero marami pang question, pero turo ko muna sa inyo yung mga nagiging reasons kung bakit nangyayari yung mga problema ito. So, dyan lang kayo guys at simulan na natin. Ngayon naman, una nating tatanggalin yung plastic chain at saka tank lever. Tanggal na natin ang plastic chain at saka tank lever. Isusunod naman natin, tatanggalin yung kanyang fill bulb. Ngayon naman, tatanggalin natin yung plastic nut at yung flexible hose. Yan, natanggalin natin yung flexible hose. Ngayon, tatanggalin naman natin yung plastic nut na naka kabit sa ating fill valve para matanggal natin itong fill valve natin. Ito yung ating plastic nut. Ito naman yung ating fill valve. Ngayon naman tatanggalin natin yung na-stuck na joint screw dahil sa sobrang tagal kinalawang na siya. Ito yung ating joint screw bolt. Yan, sobrang tagal kinalawang na talaga siya. Ngayon naman, ang susunod nating tatanggalin ang kanyang flush valve. Tanggalin muna natin yung kanyang plastic lock nut. Ito yung ating flush valve. Yan, nakakabit dito yung kanyang rubber flapper with plastic chain. So ito naman yung ating water tank. So talagang sobrang dumi niya dahil sa tagal na na-stuck, ano. So ang gagawin natin dyan, lilinisin natin. So gamit lamang ang toilet and bath cleaner na nagkakahalaga ng 50 pesos. So guys, hindi pa natin mauubos ito. Malilinis natin itong ating water tank. So ilalagay lang muna natin, maglalagay tayo sa tabo ng konti lang. At gagamit tayo ng guantes o gloves. Saka paper, sandpaper. Para dito sa ating water tank na sobrang dikit nung kanyang mga dumi. So mas mabuting gagamit tayo ng gloves para protection sa ating kamay. So medyo mahapdi yung sa balat itong ating panglinis. Para matipid, gagamit tayo ng small brush. Yan, para hindi nakadirect sa ating kamay yung panglinis, no? So after nating ma-apply yung ating panglinis, ay babanlawan na natin para makita natin yung natatanggal yung kanyang dumi. Tingnan nyo guys, effective yung ating panglinis, ano? Napakamura lang yan. So ito naman yung ating water tank cover. After nating malinis ito, susunod naman natin na yung pag-install ng flush valve at saka ng fill valve sa ating water tank. Ayan, malinis na. So umpisa na natin. So guys, pakita ko muna sa inyo ating water tank. Ito ang ating water tank. Ito yung ating assemblin. No? Mag-i-install tayo dito ng fill valve at saka ng flush valve. So ang gagawin natin dito, i-restore natin yung kanyang water tank o yung kanyang mga parts dun sa ating water tank.
So ano-ano ba yung mga laman ng ating water tank? So ang laman ng ating water tank, meron lang siyang dalawang pyesa. Katulad nito, ito ay flush valve. Ito yung ating rubber flapper. Pag nagkakarga yung fill valve ng tubig, so nakasara lang siya, no? So ito nga palang itong payat na lubid na to, dahil ito yung lumang modelo, ang gamit niya ay panali lang o lubid, no? Nakakonekta ito dun sa ating tank lever. So dito siya nakakonekta, guys. Ito yung ating tank lever, no? So ito yung klase ng tangke na ating bubuhayin o re-restore. Napapalitan natin ang pyesa dahil ito ay luma na, so kinakailangan natin ang palitan. So yung tanong, guys, na bakit tuloy-tuloy ang tubig sa toilet bowl? So ang problema niyan, guys, kung mapapansin nyo, pagka ang isang flush valve ay naluluma na, nagkakaroon siya ng gap. Ayan, dito sa pagitan na to. So may solution dyan, guys, no? Kung paano hindi siya tatagas. So kung nakita niyo tumatagas na, i-check niyo lang. So tatanggalin niyo siya sa pagka-install. So i-check niyo kung lumalapat na yung pagitan ng rubber flapper at saka nitong hole, no? Kasi pagka may pagitan yan, may sibang, yun ang tendency, yung tubig tuloy-tuloy din sa ating toilet bowl. So kaya ang trabaho niyan, magbukas at magsara. Pero pag hindi lapat, so tuloy-tuloy ang tubig. So ang ginagawa ng iba dyan, guys, para mas tumagal yung service niya, tumagal yung gamit niya, nilalagyan dito ng silicone seal, no? Para mas lapat dun sa gilid. So ang tsura ng silicone seal ay ito, no? Mabibili sa hardware o sa department store o sa actually ito, guys, nabili ko sa handyman, no? 95 pesos. Ayan, may price pa. 95 pesos. Yung tawag dito ay silicone seal, no? Dito siya inilalagay. Dito sa rubber flapper, no? Mamaya ito ikakabit natin dun sa bago, kasi ito ay para sa bago. Dahil ito'y luma na, so hindi na din natin ito ikakabit, no? Punta naman tayo, guys, sa fill valve. Guys, ito yung lumang modelo ng fill valve. So ang tanong dyan, guys, ng ating mga viewers, nagkakarga pero tuloy-tuloy pa rin yung ayaw mag-stop, tuloy-tuloy pa rin yung tubig. Ibig sabihin, hindi na gumagana yung ating flow valve, no? So, okay. Gagawin natin dyan, i-check natin pag hindi na gumagana. So, maaaring may problema na itong fill valve. So, maaaring linisin natin, baka yung kanyang spring o yung kanyang pagkaka-assemble ay hindi na gumagana. Yan lang, guys. Kailangan kasi nagsasara yung valve sa loob dahil luma. So ito yung kanyang operation ng ating fill valve. So nagkakarga siya ng tubig. Pag naabot na niya yung water level, aangat itong float valve. So yun naman ang time para magsara itong ating fill valve. So ibig sapat na yung tubig, no? So kapag ka naman nag-flush tayo, nag-flush tayo ng tubig sa toilet, so unti-unti bababa naman ito, tapos magkakarga naman siya ulit at taas. So ito ang kanyang trabaho, magkarga ng tubig sa tangke. So ang tawag dito ay fill valve, no? Yan yung problema niya, pag di nagkakarga, marumi lang. Gaya ng nakaraang kong video, guys, nagka-problema yung aking toilet, ayaw magkarga ng tubig. Nilinis ko lang, guys, kung mapanood nyo dun sa aking nakaraang video, nilinis ko lang itong fill valve at gumanda na yung takbo ng tubig. So okay ba, guys? So pupunta naman tayo dun sa pag install ng ating fill valve at ng ating flush valve. Ito naman, guys, ang ating bagong modelo ng ating
toilet tank repair kit. So ito yung flush bag natin, no? Binubuhos siya ng plastic nut, plastic washer. So, ito yung naka-attach dun sa ating water tank. So mamaya ikakabit natin, install natin ito. Mapakita ko sa inyo paano pag-install. So kita ko muna sa inyo yung kanyang mga parts. So ang halaga lang nito, guys, sa hardware ay 580, kompleto na, no? Isang set na siya. So ang ito mga gamit nitong flush bulb. So meron siyang rubber flapper, no? Yung dati ay panali lang o lubid na maliit. Rope na payat. Ngayon naman ito ay plastic chain, no? So ito, guys, may case lang to. Pag binili nyo ito, naka-case siya. So tatanggalin lang ito. So ito yung itsura niya. So flexible. Flexible siya, kaya madali siyang mag-move up and down. So yung binili natin na silicone seal, which is 95 pesos sa handyman ko ito binili. So ito ilalagay natin dito para mas tumagal yung kanyang gamit, no? So tanggalin natin. Ito, guys, ang silicone seal natin, no? Silicone seal, no? Nakakabili ito ng sa ganito lang. So ito ikakabit natin dito sa kanyang rubber flapper, no? Ikakabit natin siya para lapat, para lalong tumagal yung kanyang gamit. So ikakabit natin to sa flush bulb. So madali lang install, guys. Pansin ninyo, dahil siya malambot lang, flexible, suot lang natin dun dito sa kabila. So then okay na. So anong trabaho niya? Gano'n sinabi ko kanina, siya yung nag-open close, no? Kapag ginamit natin yung tank lever niya o yung ito, ito yung type na dihila lang. Hindi siya yung push button ang gamit. So kung mapapansin nyo, guys, oh, lapat na lapat pagka meron siyang silicone seal, no? Lapat na lapat. So kapag may kargang tubig yung ating tangke, so napipress siya. Napipress siya ng water, ng tubig. So aangat lang to kapag hinila natin itong itong chain, no? So pagka inangat natin ganyan, yung tubig bababa siya papuntang toilet bowl. So ito lang yung trabaho niya, guys, no? Ito yung function ng ating flush bulb. So sunod naman natin, guys, itong ating fill bulb. So kaiba dun sa lumang modelo, no? Ito siya, guys. Malaki kaibahan, ang laki ng bola niya. Siyempre, dahil ang panahon ay umuusad, so nag-a-upgrade din ang ating mga gamit. So kung yung dati meron siyang float bowl, ito naman ay, yan, mapapansin nyo, guys, nag-move up and down. Siya yung pinaka float bowl natin, no? So kung pa rin sa dati. So kapag nagkakarga ng tubig at naabot na yung water level niya ng tangke, aangat ito. So ibig sabihin, once na ito umangat, magkuklose na yung intake valve. Magkuklose na intake valve, ibig sabihin hinto na yung pagkakarga ng tubig. So napaka dali lang siyang yung operation niya, napaka simple lang. So ito yung ating fill valve. So ang trabaho niya, okay, ang function niya ay magkarga ng tubig sa tangke. Meron din siyang flexible hose.
na nakakonekta sa ibabaw. Dito siya nakakabit, no? Ito yung ma-observe nyo kapag nagkakarga ito ng tubig ang ating tangke, tutulo dito yung tubig, no? Yan, mapansin nyo, dyan dadalan yung tubig. Nag-fill na yung tangke natin kapag nagkakarga na ng tubig. So, ang tanong guys, yung kanina na hindi siya nagkakarga ng tubig, pag ito ay madumi na, so nagbabara na yung mga daanan niya, dahil marumi, ang remedy, ang solution lang is linisin. Gaya nung nauna kong video, nilinis ko lang yung fill valve. Then after kong malinis, maibalik ko, gumana na yung fill valve. Nakakarga na siya ng maayos. So yun guys ha, yung ating fill valve, yung trabaho niya. So sunod naman natin guys. Ah nga pala, itong may nakapapansin kayong itong bilog na rubber. Ito yung nakakonekta sa pagitan ng water tank at ng ating toilet bowl, nasa ilalim. So, pag na-attach natin ito dun sa ilalim nung sa water tank, naikabit natin at isasalpak natin yung water tank dun sa toilet, nakapalitan siya dito. So guys, yung ilalim dito siya nakapagitan sa toilet bowl at saka dito sa water tank. So para yung tubig hindi siya kakatas. So pakita ko sa inyo pag-install natin sa toilet bowl. Ito naman guys, ito yung tinatawag na joint screw. Ito naman yung tumahawak dun sa ating water tank at saka nakakonekta siya sa toilet bowl. Meron siyang dalawang butas doon na nakakonekta itong dalawang ito. Sa pagkakabit natin, sa actual natin kakabit yung water tank, pakita ko sa inyo yung paglalagay. No? Ito naman yung ating tank lever. Ito naman siya guys, nakaposisyon. Ang ating tank lever, dito naman siya nakaposisyon. Tatanggalin lang natin itong plastic nut. Meron siyang rubber seal. Kakabit natin to guys. Tapos sa loob yung rubber seal. So, susunod naman natin is ilagay yung ating plus bulb. Install natin yung plus bulb. Lagyan natin yung plastic washer. Plastic nut. Check natin kung nakayos. Medyo guys, ito yung position. Iigpitan lang natin yung nut sa ilalim. Para hindi siya tumagas. So, kailangan mahigpit. Naman natin ikabit yung kanyang flapper chain, no? So dito natin ilalagay sa pinakdulo. Okay, nakakabit na. So pansinin nyo guys, so
Yan ang trabaho niya. Mag-angat baba, angat baba. Gamit ang ating tank lever. Sunod naman natin kabit ay yung ating fill bulb. So, tatanggalin lang natin yung adapter sa plastic nut sa yung plastic washer. Install na natin. So, dun sa butas na to. So, ganyan ang position, guys, no? Babalik lang natin itong plastic washer. Ayan yung plastic nut. So, ihigpitan lang, guys, no, para hindi tumagas. So, ayan, guys. Sunod natin kabit yung adapter. Bakit ba may ganito? Kasi gagamit tayo ng flexible hose. No? Dito nakakonect ang flexible hose. Ayan, nahitit na. So dito natin i-attach itong flexible hose. Ito yung nakakonect sa ating water line. So ayan, kabit na natin, mahigpit na. So ngayon naman, guys, ay tuturo ko sa inyo paano ang pagkakabit ng ating water tank sa ating toilet bowl. So, ikakabit mo na natin dito. Kabit muna natin itong rubber seal sa ilalim. So, mapapansin nyo, guys, may dalawang butas. Ito natin ilalagay yung joint screw para sa yung naka-attach dun sa toilet bowl natin at saka sa water tank. Ilalagay na natin itong kanyang joint screw. Ito naman yung isa sa kabila. So, ihigpitan lang natin to, guys, sa ilalim. Yun naman, ilalagay natin yung kanyang plastic nut kasama yung plastic washer dito sa ating joint screw. Ito yung para mahigpitan natin. Yun naman, kakabit natin ito sa kabila. No? O control din lang natin doon sa ibabaw para mas mahigpitan natin itong screw. No? Itong joint screw. Siguraduhin lang natin mahigpit para hindi siya gagalaw. No? Itong ating water tank. So, ayan siya, guys. Mahigpit na. So, naikabit na natin yung ating water tank. Susunod naman natin yung flexible hose dun sa ilalim. Yun yung idudugtong natin sa ating water line. Ito yung adapter. Ang ilalagay natin dito. So, bakit ba kailangan may adapter? Kasi para dun sa ating flexible hose. Yan, gamit lang ang kamay. So, madali naman siyang pihitin. Pero kung gusto nyo mas mahigpit, pwede kayong gumamit ng gabi tubo o ano mo pwede pang higpit, no? So ayan, guys, nakakabit na yung ating flexible hose, no? Ito yung itatap natin sa ating water line. Ito yung ikakabit natin doon sa angle bulb. So ngayon naman, guys, ikakabit natin yung flexible hose dito sa ating water line. Kabit lang natin dito. Kailangan lang mahigpit para hindi siya tatagas.
Then maigpit na. At susunod naman natin gagawin, i-test natin kung nagkakarga yung fill valve. Ngayon naman guys, te-test natin kung nagkakarga yung fill valve. Nakikabit na natin yung flexible hose. So check natin guys kung effective yung ating pagkaka-install. So bubuksan muna natin dito sa kanyang angle valve. So let's see. Wow, look guys! Ang ganda ng ating fill valve. No? Malakas siyang magkarga ng tubig. Obserbahan natin guys, pag umangat yung kanyang ito yung pinaka-float valve niya, ayan. So makita nyo guys, oh, umangat. So umangat yung kanyang fill float. No? Ngayon naman, itetest natin ay yung flush valve. Tingnan natin kung nag-ooperate ng mahusay o maganda yung rubber flapper natin, yung kulay black na yun. No? Ito yung rubber flapper, yung kulay black. So check natin gamit itong tank lever, ang tawag dito ay tank lever, itong handle na to. Nakakonekta siya dito sa chain, no? Meron siyang kadena. Napansin niyo, ito yung kadena. Yung kadena na yan, nakakonekta yan sa flapper, rubber flapper. Kapag ka pinus natin itong tank lever, aangat siya. So try natin guys. Ayan o. So nagpa-flash. So nagpa-flash siya. So naubos yung tubig niya. Check natin kung nakakarga uli yung fill valve. So yung mapansin nyo guys, ayan. Umaakyat uli yung tubig. Obserbahan na natin guys. Ngayon kung may mga sira ang inyong fill valve at nagkakarga siya at tuloy-tuloy pa rin yung karga, ibig sabihin hindi na gumagana itong float niya. Itong float may sira na siya, maaaring nag-stack up sa loob. Pwedeng linisin. Linisin nyo lang, ibabad nyo sa yung mga ginagamit natin panlinis sa ating toilet. Gaya ng ginamit ko nung una, toilet and bath cleaner lang ginamit ko. Binabad ko lang siya ng ilang minuto, then matanggal. At gumana siya ulit. Maaaring nagbara lang. So yan guys, umangat yung ano, yung float niya. Huminto na yung karga ng tubig. So ayan. So ibig sabihin guys, effective yung ating pagkaka-install ng fill valve at saka ng flush valve. So guys, yung dating sa tingin natin na hindi na po pwedeng water tank, eto na siya ngayon. Sabihin nyo guys, oh, dating napakadumi, ngayon ay magagamit na natin. No? So guys, ang naging solusyon lang natin dito ay palitan yung ating water tank fitting. No? Isang set yung binili natin sa hardware. So ito yung box na ginamit natin, ay isang set siya. Ayan. Lagay dyan complete water tank fitting. So ang bili ko dito guys ay halagang 580 kasama ng flexible hose. So ayan siya guys. Ayan, tapos na. I hope nakatulong ang video na ito at nakadagdag sa inyong kaalaman patungkol sa problema ng ating mga toilet. At kung meron kayong mga tanong at suggestion, comment, chat nyo lang dyan sa chat box. And don't forget to subscribe to my channel and click of the bell button para ma-notify kayo sa mga susunod nating videos. Thank you guys for watching! See you next time!